Adobo Recaps here, for today's recap, ang movie title ay The Uncle. Dahil sa isang insidente noong bata pa siya, ang isang 19-anyos na si Ipsay ay gumugol ng maraming taon na nakahiga sa kama. Bagamat hindi siya pisikal na may kapansanan, matindi ang psychological effect ng kanyang traumatic experience na siya ay parang nakakadena sa kanyang kama. Ang kanyang buhay ay monotonous at malungkot, masyadong mahina ang pag-iral ni Ipsay kaya't halos gabi-gabi ay maraming lalaki ang pumapasok sa kanyang silid at ginagamit ang kanyang bahay para sa band practice. Isang araw ay sinabi sa kanya ng kanilang leader na si Sanman na taus-puso niyang itinuturing siyang mahalaga. Sa pagdating ng tagapag-alaga ni Ipsay, ang kanyang banda ay nagmamadaling umalis sa bintana at mabilis silang sinundan ni Sanman palabas. Ang tagapag-alaga na si Joyang ay isang mukhang mabuting tao. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nahayag na inaabuso niya si Ipsay sa salita at kung minsan ay pisikal din. Bukod pa rito, ang social worker na nakatalaga sa kaso ni Ipsay, si Mr. Kim, ay mayroon ding lihim na masamang intensyon kay Ipsay. Naputol ang kanyang pag-iimagine sa pagdating ng pari ng bayan at ng doktor ni Ipsay ng umagang iyon. Ipinaalam ng doktor sa pari na tila nang hina si Ipsay kaysa dati, at sinabi niya na maaaring nawalan siya ng gana na gumaling at mabuhay, dahil matagal na siyang ganito, at sinabi niya na ang tanging opsyon na natitira ay ipagdasal siya, kaya ipinagdasal ng pari si Ipsay at umalis. Ipinaalam niya kina Joyang at Mr. Kim na aalis siya ng ilang araw at hiniling sa kanila na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Ipsay. Pagkatapos nilang kumain, tinanong ni Joyang si Mr. Kim kung kailan siya bibigyan ng isang permanenteng posisyon, dahil isang taon na ang nakalipas mula noong siya ay gumanap bilang tagapag-alaga ni Ipsay. Sumagot si Mr. Kim na kailangan niyang maging matyaga at makakakuha siya ng isa kung sakaling may mga bakante. Noong gabing iyon, isang grupo ng mga lalaki mula sa kapitbahayan ang nagliliwanag ng laser sa silid ni Ipsay, at tinutuya siya dahil sa pagiging lantang gulay. Nang sa wakas ay makatulog na siya, nakakabahala siyang nanaginip nang sabihin sa kanya na huwag gumawa ng ingay at sa halip ay matulog na parang wala siyang buhay. Nagising siya kinaumagahan na may nakita siyang di kilalang lalaki na natutulog sa kanyang kama kasama niya. Nang tinulak niya ito mula sa kama, ganoon din ang ginawa sa kanya ng lalaki. Napagtanto ng lalaki na hindi nakakatayo ng mag-isa si Ipsay, kaya binuhat siya ng lalaki at ibinaba siya sa kama. Nakulong pala ang lalaki dahil sa mga ulat ng pisikal na pang-aabuso at pagkitil. Ang lalaking ito ay uncle pala ni Ipsay, na ngayon ay nakalaya na sa bilangguan para sa isang dahilan na hindi pa nalalaman. Nawalan siya ng kakayahan sa pagsasalita at gumamit ng hindi kinaugalian na mga pamamaraan para pangalagaan si Ipsay. Nang mapansin niyang itinapon niya ang pagkain na iniwan niya para sa kanya, pilit niya itong binuhat. Pagkatapos ay inatake siya nito ng isang tinidor, dahilan upang malaglag siya. Pinilit niyang kinalagkad ang sarili pabalik sa kanyang kama, na pagtanto ni Uncle na kaya niyang gumalaw kung sapat ang kanyang motivation. Maya-maya ay nalaman ni Joyang na nakalock ang pintuan at hindi siya makapasok, si Uncle ay nagsimulang magtrabaho upang maisagawa ang kanyang mga plano para kay Ipsay. Inilipat muna niya ang isang mesa sa kanyang kwarto at pinilit siyang umupo sa isang upuan, kahit na tumutol ito, itinali niya ito sa kanyang sinturon upang mapanatili itong patayo ng eksakto. Hindi siya kumakain sa una, ngunit nang siya ay nagsimulang kumain mula sa kanyang plato, kinuha niya ito pabalik at nagsimulang kumain. Si Joyang ay bumalik at isinama si Mr. Kim, matapos ipakilala ang kanilang sarili sa uncle. Sinubukan ni Mr. Kim na makipag-usap sa kanya para lang mapagtanto na hindi siya nakakausap. Sa kabila ng pag-alam sa mga krimen kung saan siya sinentensyahan, si Mr. Kim ay walang magagawa kundi ang iwan si Joyang doon ng mag-isa para kay Ipsay. Sinabi niya sa kanya na ipaalam sa matandang babae na dumadating sa gabi upang samahan si Ipsay, na maghanap ng ibang tirahan ngayon dahil doon na mananatili ang tiyo ni Ipsay, dahil lang sa presensya niya sa bahay. Nailigtas ng uncle ni Ipsay mula sa kanyang mga predators dahil pumapasok siya sa tamang oras, nang si Joyang ay magsisimula na sanang panunuya kay Ipsay, at naiiwasan ang isa pang yugto ng pagpapahirap. Nang maglaon ng gabing iyon habang sinasabi ni Joyang sa uncle ang tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Ipsay na umalis sa kanyang silid, makikita si Ipsay na kinakaladkad ang sarili sa sahig sa pagtatangkang bumaba. Sa sandaling iyon, pumasok si Sanman sa kanyang bintana at binuhat siya para ibalik siya sa kanyang kama. Muli, ang tiyuhin ay nakarating sa silid ni Ipsay sa tamang oras, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-atake kay Sanman at tinuldukan ang buhay nito. Pagkaalis ni Joyang nang nagmamadali, sinaraduhan ni Uncle ang bintana ni Ipsay at nilock din ang pintuan sa harap.
Dahil sa sobrang lakas ng volume ng TV na pinapanood ni Uncle noong gabing iyon, nagawa ni Ipsay na kalagka rin ang sarili hindi lang palabas ng kanyang kama kundi maging sa labas ng kanyang kwarto. Nahulog siya sa hagdan ngunit sa wakas ay nakarating sa remote. Nang agad na itinapon ni Uncle ang remote palayo, hinugot na lang niya ang plug ng TV. Kinaumagahan, ang grupo ng mga taong responsable sa pangangalaga ni Ipsay ay nagtipon sa bahay kasama si Uncle, at pinag-usapan na hindi maaaring tumira si Ipsay kasama ang kanyang uncle lamang. Ang pangunahing dahilan ni Mr. Kim sa ganoong opinyon ay kahit si Jo Young ay natatakot na makasama si Uncle, kaya hindi siya ligtas na makasama si Ipsay. Pinayuhan ng pari si Mr. Kim sa pagpapaalala sa kanya na si Ipsay ay nasa hustong gulang na, kaya dapat nilang ipaubaya ang desisyon sa kanya. Iginiit ni Mr. Kim na dapat maghanap ng ibang tirahan ang tiyuhin, ngunit nilinaw ni Ipsay na gusto niyang manatili ang tiyuhin niya. Kinausap ng pari ang tiyo ng prebado at tinitiyak sa kanya na ipaalam niya sa lahat sa kapitbahayan na nakabalik na siya, at hihilingin din sa kanila na huwag siyang abalahin habang nananatili siya para kay Ipsay. Bago umalis, sinabihan niya ito na dahil matagal na, hindi niya sinisisi ang tiyo kung anuman ang nangyari sa nakaraan, sinabi niya na ang pag-ibig ay hindi kasalanan, walang dahilan para parusahan ang tiyuhin ng higit pa sa natiis niya. Sa pag-iiwan kay Ipsay kasama ang kanyang uncle, magkasama silang nanood ng Viva Max movie. Sa wakas ay nagsimula siyang mamulaklak sa isang mas mahusay na version ng kanyang sarili, habang ang lahat ay umaasa na ang uncle ay isang mapang-abusong tao na walang gagawin para tulungan siya. Ang eksaktong kabaligtaran ay nangyayari sa kanya, ang buhay ay nagiging mas masaya para sa kanya habang siya ay nakikita sa labas ng kanyang silid at ine-enjoy ang kanyang oras kasama ang kanyang tiyo. Isang araw, nakatanggap ng isang peking report tungkol sa pag-aabuso ng uncle kay Ipsay, dumating si Officer Cha para sa isang imbestigasyon at inihayag ang isa pang balita tungkol sa nakaraan ng uncle, na lumalabas, ang ina ni Ipsay ay naging biktima ng mga krimen kaya ang tiyuhin ay pinarusahan, na nagpapahiwatig na siya ang may pananagutan sa pagwawakas ng kanyang buhay. Binalaan ni Officer Cha ang uncle na napakadaling ibalik ang sisi sa kanya kung may gagawin siyang mali kay Ipsay. Kinaumagahan, napansin ni Ipsay ang nakaimpake na bag ng kanyang uncle. Sa sign language, ipinagtapat niya ang kanyang mga kasalanan sa kanya, na naging dahilan upang mapasigaw siya sa galit at sakit. Pagkatapos niyang umalis, bumalik si Ipsay sa dati niyang buhay na palaging nasa kama. Dumating ang pari upang makita siya isang araw, at ikinwento sa kanya kung paano umalis ng bahay ang kanyang tiyo pagkatapos niyang ipanganak, at bumalik muli pagkatapos mawala ang kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Malaki ang naitulong nito sa kanyang ina ngunit ang karamihan sa bayan ay nagsimula ng magduda sa kanilang relasyon. Ang pari ay nagkomento sa kung gaano kamukha ngayon ni Ipsay ang kanyang ina, at ipinagtapat na sinubukan niyang iligtas siya mula sa mga tao sa kanyang paligid dahil may gusto pala ang pari sa kanya. Dahil si Ipsay ay nag-iisa na ngayon, naisip ng pari na ito na ang kanyang pagkakataon upang samantalahin siya nang walang nakakaalam tungkol dito. Ngunit muli, naligtas si Ipsay sa napapanahong pagdating ng kanyang uncle. Sa panahon ng laban na naganap, narinig ni Ipsay na tinutuya siya ng pari sa pagsasabing ang sakit na mayroon siya ay malapit nang kitilin ang kanyang buhay. Sa bandang huli, brutal siyang binugbog ni uncle para tuldukan ang kanyang buhay, nang maglaon. Pinigilan niya si Ipsay mula sa pag-delete sa kanyang sarili gamit ang isang wire na pagtanto ni uncle na mas pinipili ni Ipsay na tapusin ang kanyang buhay para matigil ang isa pang pagkabigo, ngunit napasigaw ito kahit walang boses sa pagtatangkang ipaliwanag sa kanya, na kaya niyang lampasan ang lahat ng ito dahil tutulungan niya siya. Kinaumagahan, nagpa siya si Ipsay na kulayan ang kanyang buhok ng pula para sa isang bagong hitsura, at sinuportahan ng kanyang uncle ang kanyang bagong confidence sa sarili. Nagulat si Jo Young nang siya ay dumating dahil nasa baba si Ipsay at naka-wheelchair. Itinali siya ni Uncle dahil sa pang-aabuso nito kay Ipsay. Ang planadong laro ng paghihiganti ay nagsimula nang dumating ang ama ng pari na isang chief of police para hanapin siya dahil siya ang nagtatakip sa mga nakaraang maling gawain ng pari sa lugar na iyon. Tinapos siya ni Uncle at saka inilipat sa basement. Ang sumunod na target ay si Mr. Kim nang pumasok siya sa kwarto ni Ipsay. At nakita siyang natatakpan ng mga bulaklak lang, hindi niya napigilan ang sarili at nag-react ang kanyang magic wand, gagapangin na sana niya ito ngunit napatigil siya sa paglalakad nang makitang nagtatago doon ang uncle. Habang nakatali siya sa upuan, pinanood nila ang recordings ng pang-aabuso ni Mr. Kim kay Ipsay. Sa pananakot ni uncle kay Jo Young,
Ginamitan ni Joyoung ng gunting ang siling labuyo ni Mr. Kim bilang kapalit sa lahat ng kanyang pang-aabuso kay Ipsay. Ang isang katulad na pagtatapos ay nakaabang din sa banda nang sila ay pumasok sa bahay. Tinuldukan ni Uncle ang kanilang mga buhay bilang kabayaran sa mga ginawa nila kay Ipsay. Si Officer Cha ang huling target dahil sinamantala rin niya si Ipsay sa nakaraan. Pinaputukan niya si Uncle. Ngunit nalagyan agad ni Uncle ng tatlong gripo ang katawan nito na agad na nagtuldok sa buhay ni Officer Cha. Sa wakas ay nabunyag na ang ilang mga lalaki sa lugar, ay pinilit si Uncle na abusuhin ang ina ni Ipsay, para siya ang masisi. At siya rin ang nagpayo sa 5 taong gulang na si Ipsay na magtago at huwag gumawa ng ingay para hindi siya matagpuan. Pagkatapos ay tinuldukan niya ang buhay ng ina ni Ipsay, upang iligtas ito sa anumang kahihiyan, at doon sinugatan ang kanyang lalamunan na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang boses. Ito ang pangyayaring nasaksihan ni Ipsay na nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya at tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Sa mga huling sandali ng kanyang buhay, kahit papaano ay nagawang hikayatin siya ng uncle ni Ipsay na bumangon. Sa wakas ay iniisip ang kanyang sarili bilang sapat na maging isang predator. Nagtapos ang istorya ng kinaladkad ni Ipsay ang sarili patungo sa pintuan ng bahay. Ang pagbukas niya ng pinto at paglabas ay sumisimbolo sa simula ng kanyang bagong buhay, ang uri ng buhay na kanyang hinahangad at ang buhay na nais ng kanyang tiyuhin. Kung nagustuhan mo ang recap, mangyaring mag-subscribe ka naman sa aking munting channel at paki-like ng video at maraming salamat!